Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So guys, I'm seeking for your support dito nga sa Axie Infinity and Ronin Creators Award nga for 2023. And I do hope you can support Aftermath TV. So as you can see here guys, magkakaroon nga sila ng Creators Awards. And all you have to do if you want to support Aftermath TV, then you may nominate me through this link nga. No? So yung link na to guys, ilalagay ko sa description ng video na to. So make sure to click the link. And then mapupunta kayo dito sa kanilang form nga or yung tinatawag nga nilang Creator Awards nomination form. And all you have to do if you want to support Aftermath TV, no pressure, pero if you see na nagbibigay tayo ng value sa community ng Pixels or sa Ronin as a whole, and then you may want to nominate Aftermath TV. So dito sa number 1, all you have to do is put your Discord ID. Sa case natin, tayo si Aftermath TV. And then dito sa Twitter, meron Twitter si Aftermath TV. You can indicate Aftermath TV. You can also indicate Aftermath TV on the Facebook Creator of the Year since meron naman tayong Facebook page. Wala tayong Twitch, so you can just indicate NA. We have YouTube, of course. I'm sure kilala nyo si Aftermath TV sa YouTube. You can put Aftermath TV. Sa TikTok, wala tayo, so NA lang yan. Ronin Artist of the Year, hindi tayo magpa-participate dyan. Rookie of the Year, pwede rin. Kung gusto nyo guys, it's up to you. Ronin Creator of the Year, pwede nyo ilagay si Aftermath TV dyan. And then dito sa number 10, what was your favorite clip of the year? Meron tayo mga posts sa Twitter, then you can just copy the tweet. So one example is this. You may go to my Twitter and look for this post nga, and then you can just copy the link. And then you may just put it here, okay? So click submit after nun, and then let's just wait until i-announce nila mga winners. So once again guys, maraming salamat po in advance. I do hope you can nominate Aftermath TV. Click the link on the description, nominate Aftermath TV, and thank you so much. Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for this video, pag-uusapan naman natin yung small storage chest. Yes guys, alam ko marami sa inyo ang nauubusan ng slot at kailangan nyo ng additional storage, then ito na nga yung solusyon. First things first, kailangan nyo ng crafting mix, kailangan nyo ng glue, and then kailangan nyo nga rin ng plank. Okay, so yun yung mga materials na kailangan mo para nga makagawa ka ng small storage chest. And of course, kailangan din at least level 3 yung woodworking skill mo para nga at least mag-appear na nga dito yung small storage chest. And kailangan mo ng konting softwood 12 pieces para nga at least makagawa ka ng plank, kasi nga yung plank isa sa mga requirement para makagawa ka nga ng small storage chest. And then once kompleto na yung materials mo, pwede mo nang gawin yung small storage chest at mabibigyan ka pa nga yan ng 500 XP sa woodworking mo na skill. And then at the same time, wait lang muna tayo ng 1 hour para nga at least makuha mo na yung small storage chest mo. So while waiting, make sure to subscribe to Aftermath TV, pump the like na rin, and make sure to also nominate Aftermath TV sa Ronin Creators Award. Nasa description yung link, and make sure to join the watch list of Moku Guild dito nga sa Pixels. Okay, so see you all after 1 hour. Okay guys, and we are back, and finally tapos na nga yung small storage chest natin. I-co-collect na natin yan at paldo na naman tayo everyone, kasi nga meron kang additional na 6 slots sa iyong storage, and nag-level up pa nga yung woodworking skill natin, level 4 na. Ang masasabi lang natin dyan, paldo na naman tayo kaibigan. Okay, and then from here pwede mo ilagay yung small storage chest sa iyong maliit or munting lupa na tinatawag nga nilang My Spec. Okay, so once you are now in the My Spec, pwede mong ilagay dito yung small storage chest. Once na ilagay mo siya dito guys, and then paldo na naman, meron kang additional na 6 slots. So pag kailangan mo magtago ng items, just go here, put it inside your storage chest. Paldo, paldo, paldo. Okay, so open your storage chest, and then kung may mga extra items ka na hindi mo naman kailangan, like in our case, the ornaments, pwede mo na natin ilagay yan dyan. Pati nga yung mover and remover, since hindi naman tayo active sa ngayon sa ating munting lupa nga, so pwede mo na natin itago dito yan para paldo na naman si Aftermath TV. So dahil doon, nagkaroon tayo ng additional spaces sa ating inventory. Kung free-to-play player ka, paldo yan. Kung free-to-play player ka, all day, paldo ka na naman. Mas marami ka ng items na pwedeng dalhin sa character mo. At once again guys, all day, paldo. Okay, so congratulations guys at meron ka ng small storage chest, and I'm happy for you. Okay guys, so if you find value no dito nga sa mga contents ni Aftermath TV, don't forget to subscribe and pump the like of the video. So once again, we are now using the NFT farmhand. If you want to check the collection, you can go to their Twitter. You can also go to OpenSea, Ethereum. You can see farmhand NFT, and kita nyo naman ang gwapo ng NFT avatar nila. So maraming salamat ulit sa nagregalo kay Aftermath TV nito. I appreciate you, and I also make sure na aalagaan natin tong NFT na to. Okay, so with that guys, once again, don't forget to pump the like, subscribe to Aftermath TV, nominate Aftermath TV on the ongoing Axie and Ronin Creator Awards. Also join the watch list of Moku. So let's pump everything. See you all in the next content. Bye bye.